Hi guys! Welcome back to my vlog, Addressable Yes to Vlogs. For today's video ay isa na namang buhok ang aayusin natin na napakakulot at sobrang kapal din ang buhok niya guys ha. So yung hair types niya ay nasa medium types yung kanyang hair types. So definitely yung gagamitin nating gamot, itong Balutano Milano Style 3-in-1 Rebonding. So ito rin yung gagamitin natin sa isa pang makapal at makulot din na buhok guys. Itong Balutano rin yung gagamitin natin. Yung history ng kanyang buhok ay more than 2 years na hindi na rebond. So meron siyang kulay sa baba. So gagamitin din natin siya ng Balutano. Yung types naman ng hair niya is coarse hair. So kayang-kaya yan ni Balutano guys. At syempre depende po yan sa nag-handle or humahawak ng buhok ni client na hairdresser or beautician. So ayun na guys, naglagay na nga tayo ng Balutano sa cup natin. At tatantsahin lang natin kung ilang ml yung magagamit sa kanyang hair kasi medyo makapal din yung kanyang hair eh. So definitely, naglagay din ako sa kabila dahil dalawa sila yan na a-applyan natin ng Balutano. Sobrang kakapal yung buhok nila. Guys, ang paggamit ng Balutano ay depende po talaga yan sa saktong timing, saktong pagplansya, at syempre, nasa knowledge and skills po yan ng isang hairdresser. Dahil kapag hindi nyo po alam yung paggamit nito, maaari pong masunog or ma-over baba nyo or ma-over plansya nyo. So the best way talaga guys kapag gumagamit kayo ng Balutano ay yung proper analyzing. Pinaka-importante po yan dahil kapag marunong kayo mag-analyze sa hair guys ay alam nyo na yung gagawin nyo guys. So kailangan i-analyze nyo muna mabuti kung anong hair types yung hair ni client. So depende kasi yan guys eh sa mga kamay pa rin ni HD na kasalalay ang kagandahan ng resulta ng hair ni client. For example, yung hair ni client ay makapal tapos malalaki yung strands. So binababad ko yan siya ng 40 to 1 hour. Then after that, iti-checking ko naman siya. Pagluto na, babanlawan ko na. Pero kapag yung hair ni client naman ay manipis, binababad ko lang siya ng 20 to 35 minutes. Pero depende pa rin yan kasi guys eh. Kapag yung hair ni client ay makapal, so dapat yung pagplansya nyo ay nasa high temp gaya ng 200 to 220 to 230 degrees. Pero kapag manipis naman yung strands, ay pwede kayong magplansya ng 160 to 180 degrees. So yun yung mga dapat yung malaman kung paano mag-analyze ng hair ni client bago kayo gumamit ng ibang uri ng gamot na pang rebond guys. So after 35 minutes guys, nag-checking na ako sa kanyang hair, nag-strand test ako, nag-cam testing ako, at lahat ng test ginawa ko guys. So ayan ang guys, so nag-reapply ako ng number 1 ng... So after 25 minutes guys, nag-checking ako sa kanyang hair at nag-reapply na rin ako ng Balutano guys. Tapos sinuklay at spray na natin siya. Dahil nakikita ko na naluto na siya guys at hindi na gumagalaw yung buhok. So malalaman nyo guys kapag luto na yung number 1 kapag hindi na gumagalaw yung buhok ni client kapag kayo ay nagsusuklay. So after 35 minutes, nagbabad ulit ako ng 15 minutes. Then after that, ay binalawan na po natin. Ginagawa ko to guys para ma-scattered yung gamot sa hair ni clients. Kasi pag hindi nyo scattered, may mga parts na hindi nalalagyan. So yung mangyayari, may parts na bubuhaghag sa resulta ng hair ni client. So anyway guys, ayan, suklay-suklay lang. At ibababad natin siya ng 15 minutes, then babanlawan na natin siya guys. Sa pagbabanlawan naman, kailangan nyo talagang banlawan maigi yung hair ni client na walang maiiwan na gamot. Dahil magkukos po yan ng putol-putol kapag hindi nyo siya babanlawan maigi. So dapat talaga banlawan nyo siya ng maigi. So huwag na kayo maglagay ng kung ano-ano kapag nagbanlaw kayo ng number 1 para effective talaga yung gamot sa hair ni client guys. So ayan, imamassage-massage lang natin, then maya-maya pagkatapos natin siya ibabad ng 15 minutes ay babanlawan na nga po natin. So napakaganda kasi nitong Balutano kasi silky at shiny na siya.
Habang ina-apply mo, no, sobrang dulas sa kamay mo yung gamot na balutano. Maganda kasi yung formulation niya, guys. Dahil formulated ito from Italy. So, medyo may kamahalan lang. Yung isang ganito, guys, is more than 700 plus. Pero sa isang gamuta, sa isang gamot, may mga 4 to 5 ulo. Depende sa kakapal, depende sa kanipis sa hair ni client. So, try nyo na rin to. Pero, before gumamit kayo ng balutano, manood kayo ng videos na to para malaman nyo kung ano yung mga proper na gagawin, guys. So, ayun na nga, guys. Nabalawan na po natin at pinapatuyo natin siya ng 100% dry. Kitang-kita mo naman sa sobrang kapal at kulot niya. So, anyway, guys, 3 hours and 45 minutes ako dyan nag-plancha sa kanyang buhok. So, biruin mo, sobrang tagal, no? So, ngalay na ngalay yung kamay ko, ngalay ngalay yung binti ko, lahat ng katawan ko masakit. Pero, ayan, na-execute natin na maganda yung hair. So, sa nagbabalak dyan ng magsingil ng 500 pesos, shout out sa you. Sobrang nakakapagod po mag-ribbon. Pero anyway, hindi naman po natin inaano yung nagsingil ng 500. Hindi naman natin alam kung ano yung pinagdadaanan nila, kung bakit sila nagsingil. Pero yun lang, sabi ko, sobrang nakakapagod po talaga yung mag-ribbon. Pero dapat po, itaas po natin yung rate natin, yung skill natin, yung talent natin, guys. Huwag po natin ibabababa, ha? So, ayan, nabanlaw na po tayo. Nilagyan natin ng hair mask yung kanyang hair. So, dapat 3-in-1 tapos na yan. Kasi 3-in-1 lang, eh. Isang plansyahan lang. Pero, gusto ko makita yung pinaka-resulta niya. So, nilagyan natin siya ng hair mask pagbanlaw natin. Tapos, ayan na, guys. Pinapatuyo na natin yung kanyang hair. So, dyan natin makikita yung pinaka-outcome ng kanyang hair, guys. Pag natuyo na po yan, kung nag-backja ba ako or kumulot ulit. Alam nyo kasi, guys, sa mga kulot dyan, ha, hinding-hindi natin masasabi na talagang pinaka-perfect na ma-straight natin yung mga pinaka-makulot na buhok. So, hindi po tayo mag-expect na ma-perfect yan. Dahil, depende kasi yan, guys, sa HD pa rin. So, ayan, after wash na natuyo na po, yan na po yung naging outcome. So, depende po talaga, guys, sa gumagawa talaga. Kahit nga ako, kahit nagre-ribbon ako ng kulot, hindi ko minsan na-perfect. Kasi alam mo, sobrang kulot. Kahit grabe ng yung effort mo, kahit grabe na yung hagod mo, may times pa rin na may mga kulot. So, yun lang talaga pagka may mga kulot tayong clients. So, pero pag may mga kulot naman, ay inuulit naman at inaano rin naman natin, nire-retouch, diba? So, ayun na, guys, yung naging outcome niya nung nabanlawan na natin siya at naliguan na natin yung kanyang buhok. So, makikita nyo, guys, sobrang bongga na yung naging outcome niya. So, ayun nga, kitang-kita nyo, tagal-tagal ko natapos mag-plancha dyan, nasa taas yung video. So, after that, ayan, chine-check natin kung may mga kulot sa kanyang, dito sa kanyang frontal side, tsaka sa crown area parts, at tsaka dito sa may gising-gising ng tenga, chine-check din natin kung may mga kulot. Pero okay naman yung naging result, honestly, maganda naman yung naging outcome ng kanyang hair. At ito naman yung sa isa na niriban natin, guys. Diba, dalawa sila. Ito naman yung naging outcome niya. So, ayan. After Brazilian, yan na po yung naging outcome ng kanyang hair. So, ayan. Sobrang plakado na. Binazilian pa natin, na. So, pagkatapos ng hair mask, binazilian natin after. So, ayan na po yung naging outcome. Guys, manood kayo dito yung pinaka-outcome ng kanyang hair, guys. Papakita ko sa inyo dito. So, ayan. As you can see, sobrang shiny niya na, no? Sobrang ganda na niya. So, happy-happy naman si Madam sa naging outcome ng kanyang hair, guys. So, ayan. So, habang marami kayong Ming niririban, nagampana natin yung naging natin sa mga client natin, obligasyon natin, kumbaga. So, ayan, no? Sobrang fluffy niya na. Sobrang shiny. Siyempre, nilagyan natin ng Ashley Hair Serum yan para makintab. So, manood kayo hanggang sa dulo ng video na to at makikita niyo yung pinaka-outcome ng kanyang hair, guys. Ayan. As you can see, sobrang shiny. Sobrang fluffy ng kanyang hair. So, ayan. Balutano yan. So, ito naman yung sa isa, sa kasama niya. Medyo makapal din to, eh.
yung kasama niya, tingnan niyo yung outcome niya. Ayan. Yan na yung naging outcome niya. Nawala na yung mga kulot-kulot. Mas makapal yung strands nito kaysa sa isa eh. Dito sa naka-yellow. Ayan o. So, as you can see, ayan. Tapos din natin plancha yan. Dalawa. Bali, tulong-tulong kami ng mga staff ko. So, ayan na sila. Sobrang happy nila, dalawa guys. Kasi si Madam ay client ko na yan. Matagal na. Ilang beses na siya nagpariban. Pang 4 times na yata niya nagpariban, di. So, ayan o. So, ito naman ay first time niya nagpariban dito. Iba-iba talaga yung strands at hair types ng client natin. Yung isa makapal, yung isa medium. So, ibang-iba yung ano nila, mga strands. So, sobrang happy nila na maganda yung hair nila paglabas ng salon. Actually, gabi na yan, guys. It almost 8 p.m. na yata. So, ayan na, guys! Ito na nga. Nagkita kami dito sa isang resort, guys. Dahil naligo rin sila. So, after 1 month na po yan, guys, na niriban natin. As you can see, siya po yung naka-yellow before. Look at your hair. Ayan, oh, nagkita kami. Sabi ko, ay, nandito ka! So, ayan, nakita ko, binidyohan ko talaga yung buhok niya, guys. Ayan, o. Nakakatuwa. Sobrang ganda pa rin yung kanyang buhok, guys. Ayan, wala kang nakikitang kulot. At ito naman yung sa isa, nangingi ako ng video niya. So, ayan, sinusuklay-suklay niya. Sobrang lambot daw at sobrang floppy din ang kanyang buhok. Okay, guys, thank you for watching and God bless you all. Bye-bye!